Nasaan ako? Nandito ka sa Edmund, sa aking harbin. Nasa Sandawa. Sa makabilang buhay niya yata ako. Kaya ako makarating dito sa Edmund. Buhay ka, Panabon. Inilipas ko ang buhay mo. Dahil inilipas mo rin ang buhay ko. Ngunit hindi mo sana kailangan gawin yun. Walang anumang balang tatalab sa akin. Dahil ako'y isang immortal. Samantalang ikaw ay... ay isang abang mortal. Hindi karapat dapat humarap sa iyo. Pinatunayan mo sa iyong kabayaninan ang pagiging karapat dapat mo. Kailangan mo pang magpahinga pa mo dun. Dumito ka muna habang nagpapalakas. Ang tubig ng batis na ito ang nakapagpagaling sa'yo, Panabon. Maniwaga pala ang tubig na to. May taglay na kapangyarihan ang tubig. Tulad ng hangin at ng lupa. Lahat ng ito ay nakapagbibigay buhay. Dito sa Edhem, ang hangin, ang tubig at ang lupa ay malinis at delisay, kaya napakabisa ng kapangyarihan nilang taglay. Kung matututo lamang sanang pangalagaan ng mga tao ang kalikasan, hindi kailangan ng hiwaga para makapagbigay buhay. Marami sa mga tao na walang malasakit sa kapaliguran. Iniisip lang nila yung sariling kapakanan. Aminin ko, minsan pinahihiya akong pagiging tabon. Kaya kalahati ng dugo ko'y dugong tao. Nahihiya ako para sa kanilang mga kasalanan. Ang mga tao ay hindi likas na masama. Marami sa kanila ang pinipili ang maling landas. Ngunit may mga naninindigan sa daang tama at tuloy. Alam kong naiiba ka pa namin. Mayroon kang taglay na katangian na wala sa iba. Hindi pa rin akong makapaniwala na kaharap ko at kausap ang isang Diyosa. Huwag kang yumuko, Panabon. Nais kong makita ang iyong mga mata. Nasisilayan ko ang malinis mong puso. Ang puno ng mulawin ay mula sa aking harbin at nagsimula ito bilang isang hindi. Lahat kayong mga taong ibon, mulawin man o ravena, ay kumukuha ng lakas at buhay mula sa puno ng mulawin. Kapag namatay ang puno, unti-unti kayong mauupos hanggang ang inyong lahi ay tuluyang maubos. Kaya hindi na rin nangangaha sa mga ravena na galawin ang puno ng mulawin. Ngunit may mga ilang hindi nakakaalam nito. At ang nais ay ang kini ng kapangyarihan ng puno. Kaya nangangamba ako sa babala ng balasik tungkol sa isang kaaway na sinasabing magpapabagsak sa mga taong ibon. Paano kung may kinalaman ito sa pagkamatay ng puno ng mulawin? Ang balasik, hindi ba ito maaaring magkamali? Nakikita ng balasik ang nakaraan, kasalukuyan at ang hinaharap. Maaari tayong magkamali sa pag-unawa sa mga sinasabi nito. Ngunit hindi maaaring magkamali sa tunay nitong mga tinutukoy. Hindi hayagang sasabihin ng balasik ang nais mapahatid nito. Ngunit kapag nangyari na ang mga kaganapang kanyang natanaw, saka natin lubos na maiintindihan ang kanyang tinuhan. Matalinhaga nga ang balasik. At makapangyarihan.
Dahil saklaw nito ang nakaraan kasalukuyan at ang hinaharap. Hindi lang karunungan ng taglay nito, kundi buhay na walang hanggan. Sa balasik nagmumula ang kapangyarihan ng mga tulad kong Diyosa at ng anak kong si Magindara. Mawawala ang aking pagiging immortal kung mawawala sa akin ang balasik. O kung... Kung ano? Diyosang sandawa. Kung iibig ako sa isang mortal.